Hindi na natin may isa-isa to. Pumunta na kagad tayo sa taas. Ito yung mga bagong katay na naman, mga bossing ha. Makakaasa kayo, may mga konting gasgas yan. Pero all good sa presyo. Mga RD, mga brake set. Yan ha. Wala pang eksaktong date ng latag. Pero papakita ko na sa inyo kung ano yung posibleng latag dyan. Tulad nito, mga actuated pang road bike. Meron na naman. Tara, pakita natin lang. Ito yung nakakuha ng isang buong group set SRAM. Solid ba, boss? Solid. Solid. Yan si bossing ngayon. Yung mawawak mo, power spline, SRAM. Yan mga PSI. Pwede na naman silang mga bagong katay dito. Gravel bike, mga brake set. Meron hydraulic brake set. Ang daming frame dyan. Nagpa-price range. Sa trinks nga rito, nung nakaraan may nagpa-reserve na ito, 500. Ganun pa rin ang presyo, 500 sa trinks na to. Alloy frame. Ano pa hinihintay natin? Pakita ko naman. Magandang araw na naman po sa atin lahat ha. Kaka-drop by lang natin dito sa Valenzuela City. Isa to sa mga sikat na dinadayong latagan dito sa Valenzuela City. Mag-update lang tayo kung kailan posibleng magkaroon ng latag. Noong nakaraan nga, meron na mga alloy frame, carbon frame, nagpa-pricing ng 500 pesos sa mga alloy frame ha. Depende sa klase, depende sa itsura, depende sa kondisyon ng frame ha. Hindi lahat naman is mura. Syempre, halos karamihan pag sinabi nating mura, yung iisipin ng iba, low quality, may sira. Hindi naman natin may sasantabi yung comment ng iba. Kasi nga, syempre, kahit ako naman mura, alloy frame, tapos 500, di ba? Baka may sira yan. Dito po kasi pagka may gasgas yung frame, tapos may minimal issue, mga scratches, binibigay na po nila ng mura. Tulad nung nakaraan, alloy frame 500 pesos ha. Tulad ngayon, no, meron ako nakita rito mga boss ha. 12 speed mga SRAM, ayan o. Diba, yan mga posibleng ilatag nila sa susunod na latagan nila. Tapos mga RD 12 speed L2AX, tapos mga FD RD Claris. Ayan mo, nandito sa likuran natin yan ha. Mag-update tayo sa taas, nakita ko nga kanina. Meron silang mga bagong baklas doon ng mga frame, RD, mga fat bike. Okay, ito nga pala, maidagdag ko lang mga bossing ha. Ito yung latagan dito sa Valenzuela City. Hindi natin maiko-consider yun na second hand. Kasi nga, yung mga frame or yung mga mga nilalatag nila. Yun yung mga old stock na bike, yun yung mga may mga gasgas na hindi na mabili. Ang ginagawa nila, pina-parts out na lang nila. Tapos pinibigay ng presyong mababa. Diba? Baga sa kahit ako man yung customer makita ko yung MTB na binibili ko tapos puro gas-gas. Diba? Madi-disappoint na ako dun. Pero sa ngayon, mga bossing ha, ilalagay ko yung complete address dun sa comment section. Lagi pong nakapin yun para mag-update tayo sa task. Medyo naboboring na kayo. Medyo mahaba na yung sinasabi ko. Mabuhay po kayo lahat. Salamat po sa pag-follow ng page natin. Mabuhay po kayo lahat hanggang gusto nyo. And God bless po. Tara, pakita natin nasa task bago tayo magkainipin dito. Solid. Diba? Tala. Ling magpapalit PNP TV. So mga kameo, magandang araw na naman po sa atin lahat. Gusto niyo na mag-update, di ba? Kung nabitin kayo sa mga pinakita nating 500 pesos, mga alloy frame, carbon frame, group set, tapos rim na nagkakahalaga ng 1,000 pesos. Ayan o, meron na naman tayong mga nakita rito kasalukuyan nilang mga piniprepare yan. Ayan, meron dito mga 12 speed, mga isang group set, meron po sila SRAM L2 na RD, tapos shifter, meron din po sila dyan. Tapos mga Claris RD FD, yan po yung. Sa pricing naman dito, kahit hindi naman ako magbanggit ng pricing, almost all goods, diba? Yung mga presyuhan dito. Tulad na nakaraan, bossing JB, yung mga 12 speed mo na nakaraan, magpa-pricing, 850 hanggang 900, diba? Ayun, oh, yun yung pinaka may-ari dito. Ngayon, para sa mga gustong magpa-update, yung sa mga naghahanap ng rim, di ba? Kada drop by lang natin, gagaling lang natin sa trabaho, kaka-out lang natin, sumugod kagad tayo rito. Kasi napupuno na yung comment section ko, mga bossing ha. Kasi hindi ko rin alam kung kailan yung posibleng latag nila. Kaya ngayon, sakto-sakto, nagbabaklas sila ng mga mga frame. Tara, pasukin natin sa taas. Ayun, gumamit tayo ng flashlight, mga bossing. Ayun, oh. Ayan na. Ito, meron tayong mga nakita kagad, pagbunga na pagbunga, do. Mga rim. Ayan, meron dyan. Mga interior, meron din. Ayan. Kaya gumamit ako flashlight kasi grounded yun nasa taas. Ayan o. Oh. Malakas naman to eh. Ayan. 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 Oy! Oy. Ayan na. Wala nang cut-cut to mga sir ha. Kasi para di na rin tayo mapagod sa pag-edit. Tsaka hindi naman ako ganun galing mag-edit. Yung saktuhang video lang. Ah, ito, pakita na natin ha. Ayan o. Oh. Nakakita nyo mga sir ha.
Ayun o. Ayun yung mga bagong ano nila rito. Yung nakaraang latag nila, merong mga natira, pero halos karamihan, sold. Ubus po. Ayun. Diba? Tapos, ito yung ano, nagpa-reserve ng frame na trinks. Ayun o. Sa trinks nila, ilan lang yan. Pero ang pricing pa rin is 500 pesos. Ayun o. Diba? 500 pesos. Tapos sa ibang mga frame po nila rito, depende kasi sa condition. Sabi ko nga kanina, merong mahal, merong saktuhan lang sa budget. Merong 2,500, 2,000. Depende po sa condition ng frame. Nakita nyo naman, no? Pakita ko sa inyo. And all goods, ang kikinis pa po niyan. Ayun naman. Tapos pine wood na gravel, meron din. Ayun, wala pang presyuhan. Tapos ito, 2,500. All goods pa. Lahat po yung ano natin, ano po yan, ha? Mga alloy po yan. Tapos meron din dito, ito, nabuo na to, ha? Ayun, no? All goods, ha? Diba? Ito, sakot-sakot, ano yung din nila yan. Tapos ito, mga rim set. Ito, kasha 11. Pagpasensyaan nyo na, ha? 11 speed. 8 to 11 speed. Ayan, kasha. Mga metro axle, quick release, QR. Ayan, no? Kasha po dyan. Ang bigayan nila dyan is almost 1,000 pesos. Para sa mga alloy rim nila. Tapos meron pa sila rito. Sakto. Ay, meron po. Uy, ito. Uy, may mga brake set. Ano to? COVID-19. O, yun o. Mga brake set. O. Diba sa brake set naman nila rito, nagpa-pricing 500 to 600 pesos. O, diba? Ayun. Meron dito. Ayun o. Pang gravel. May kasama pang fork. Alloy. 2,500 pesos. Ayun. Diba? Ayan mga ito po. Ano ba to? Novatec. Ayun o. Novatec subs. Tapos ano pa ba yun nandito? Posibleng oops! Wala pa rito. Yan natin sa taas, ha. Mga posibleng ilatag. Alam, nagbabaklas kanina sila sa taas. Ayan, tingnan natin. Yun. Mamadali na natin to para di kayo nainip. Yun eh. Ayun! Sakto. Ito na. Ayan, preparation na mga sir. Ayan o. Diba? Sa pricing naman dito, mga bossing, yung mga alam naman nilang mga nagpupunta rito, sa mga brake set, 500 to 600 pesos, hindi po talaga nagamit yun, ha? Ayun o. Ayun na, kasalukuyan ang binabaklas yan. Mga alloy po lahat yan. A road bike, gravel bike, pat bike, meron po dyan. Ayun o. Diba? Meron pa dyan, mga naka Shimano Alibio, Senza, Jore, Shimano Tourney, ayun. Yun po yung mga posibleng ilalatag nila para sa susunod na latagan. Okay mga boss, ha? Hindi na natin masyadong papatagalin yung video natin. Nag-update lang din kasi ako ngayon kasi napupuno na yung comment section ko kung kailan ba yung posibleng latagan, ha. Nag-update lang ako ngayon sa mga stocks na pwedeng ilatag. Yung eksaktong date kung kailan yung latag, makakaasa kayo siguro by Friday or Saturday makakapag-upload na po ulit tayo ng panibagong video sa latagan nila. Okay mga boss, ha? Hindi natin masyadong papatagalin yung video natin. Maraming salamat po sa nag-follow ng page na natin. Mabuhay po kayong lahat ang gusto nyo. And God bless po. Babu mga bossing and God bless. Maraming salamat sa nanon. Ikaw yun. Babu. Ingat kayo.